sabi na, magagalit yung mga ano, mga dilawang framers ng 1987 Constitution doon sa proposal, mga kababayan ni Endrile, to scrap the 1987 Constitution kasi it weakens the ano, it weakened the republic, the government in times of, you know, political crisis and war or rebellion, mga kababayan, hindi makakapag-respond ng agad-agad yung gobyerno kasi purposely, sabi ni Enrile, tinanggalan niya nila. They messed up with the Constitution and that is, you know, intentional. Purposely, ginawa nila yon. So, ibig sabihin po, ang daming traidor. Traidor sa gobyerno, mga kababayan. Sa bagay, talagang yung mga kalaban ni yun talaga ang description nila, yung mga kalaban ni President Bongbong President Ferdinand Marcos Sr. Now they are ganging up, mga kababayan, against former Senate President and now Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kasi na-invite, mga kababayan, siya ni Senator Robin Padilla as one of the resource persons dito po sa committee hearing ng Senate Committee on Constitutional Amendments and revision of laws. 1987 Constitution framers, law experts, junk Endrile's charter change proposal. What? So yung proposal lang ninyo, ang gusto ninyong tanggapin namin? Huwag kami. Yung Constitution, sabi ni Enrile, pinahina ninyo yung Republika ng Pilipinas by intention. So, yun ang rason kung bakit tayo ay ganito sa Pilipinas. O, sabi rito, mga kababayan, sa balita ng Abayas, siyempre yung Abayas. Magkakakampi sila, mga kababayan. Ano pa yung, kahit nung panahon ng dating Pangulong Marcos, yung Lopez ano, family, yan ang number one ano. Yung mga radio stations and TV stations nila, kaya nga pinasara, anti-government, pero yung franchise galing sa gobyerno. You see? O kaya ngayon, wala na sa kanila. Wala nang franchise. Hindi umubra, mga kababayan, yung merger sana. Nadamay pa yung TV5. 98-year-old Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile has witnessed in outlive majority of 15 Philippine presidents. Haba ng buhay ni Enrile, and live under 3 constitutions aside from the so-called war constitution. Ano laban ninyo kay ano? Kay Enrile. He has that vast experience. Sa haba ng kanyang buhay at sa tindi ng knowledge na kanyang na-acquire over time. Actual knowledge na na-acquire, hindi yung galing sa chismis lang. Na-experience niya eh. Siya mismo, witness siya. Kaya kayong mga nagmamagaling, ang layo ninyong kahit tatawan. Disencourage Senator Robin Padilla, Chair of the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, to get and release inputs on proposals to amend the 1987 Constitution.
credible kwan po siya eh. Person, resource person, knowledgeable. The veteran politician attended the panel's hearing kahapon among the country's charters and really said he is most impressed yung 1935 constitution niya or the Commonwealth Charter. And then, kung hindi niya yan, hindi kayo kontento dyan, sa tingin ko lang niya, ha, I'm not imposing this. Bahala kayo, basta sa akin ito, based sa aking experience mismo, at pag-aaral sa lahat ng konstitusyon, the 1973 constitution niya, which was crafted during the time of the late President Ferdinand Marcos Sr., pati sa pagkakraft ng batas po, ay malayo ito mga dilawan, mga itong sinasabing experts nila. What? Ang layo ninyo, kaya nga yung mga abogado ninyo, hindi manalo sa mga abogado ni Marcos. Yung tatay ni, hindi manalo. You see? Sa mga argumento, ang layo. Sa lalim, sa pagkakaalam sa batas, kaya nga nang yung mga framers ng 1987 Constitution, hindi kumbinsido po si Tata Juan. O si Lolo Juan. Para sa akin, ang pinakamagandang saligang batas ng Pilipinas ay yung 1935. Maiksi, brief, simple, easy to understand. Pangalawa, yung 1973 Constitution, may katangian po yan. May katangian po yon dahil sa tinatawag na continuity of policies. Dito po, ay wala ng continuity po. Eh, hindi tayo maka push forward. Walang ka. Yung pagka-design mismo ng constitution, ang daming flaws. Kasi minadali po yon. It is based on, you know, emotions and hatred to the Marcoses. Sabi nga po sa kanta, pang ilang beses ko na tong kinote na kanta, huwag magmadali. Wise men said, wise men say, only fools rush in. Yung mga mangmang lang anya, yung laging nagmamadali. It was crafted, mga kababayan, by people na nagmamadali kasi gusto nilang magmadali na maka-take over. Ha? Nang matagal-tagal. O ngayon, na-booking sila. Ang hina pala niya ninyong mga leaders. Walang kakwenta-kwenta yung mga... Hindi ninyo matumbasan yung achievements ni Marcos. Di ba nakakaya yon? Ilan kayo na naging Pangulong Dilaw? With all the congressmen and senators na dilaw. Iyang-iya naman kami sa inyo. Tapos sasabihin ninyo, kayo lang yung may karapatan. Ha? Yun ang gusto ninyong mangyari. To govern. Ta kayo lang yung, kayo lang yung matino. What? So yun po, mga kababayan, maiksi, brief, simple, easy to understand. Yung isa naman, 1973, may continuity of policies anya. For him, an ideal politician situation is giving for re-elections to a sitting president. Kailangan na niya
yung sitting president bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng 4 na beses na makapag-re-elect dito po, once lang. Tapos pinaiksi pa nila yung term of office din. Every 3 years may election sa mga local government units. Kasi daw, sabi nila, mga local government officials, kasi sabi daw nila, para daw ma-minimize yung corruption, lalo na tumindi yung corruption kasi day one pa lang, binabawi na yung ginastos nila every 3 years. Ha? Pagkatapos, ganun pa rin, mga kababayan, yung nangyayari. Kasi palit-palit. Pagtapos ng 3 terms, mga kababayan, pagtapos ng 3 terms, palit yung asawa, yung anak, etc. Hindi na pag-isipang maigi, mga kababayan. You see? Kaya matindi yung politika po dito sa atin. Naubos yung panahon sa politika. What? Ngayon yung sa barangay, mabutit na i-postpone yun. Dalawang eleksyon in 1 year. Next year na para makapagpahinga rin naman sa politika. The Senate membership may also be increased to 48, sabi po niya, of whom 16 are elected every 2 years. Ang rason niya, paraan niya, may bagong mga fresh mind na papasok every 2 years. Sila yung mga fresh minds. Pero may yung mga senior senators na will experience sa pagpatakbo in case of emergencies, may mga senior senators tayo na will experience sila na a-action, mga kababayan. Maganda yung kaisipan niya, no? Din really. And really said the 1935 and 1973 constitution should be used as basis when crafting a new charter and not the 1987 constitution which according to him has so many flaws. Damian yung problema yan. Among the flaws for him are the deleted imminent danger in the Bill of Rights which was used as basis by Marcos Sr. when he declared martial law on September 23, 1972. Trinidor po yung konstitusyon natin. Ginawa niya nilang chapsoy. And that is on purpose, mga kababayan. By design mismo. To weaken the Republic. Eh, sabi ko sa tambak na mga traitor itong mga na-infiltrate yung gobyerno mismo. Until today, infiltrated ang gobyerno ng mga traitor. Kaya yung ginagawa po ngayon ng mga allies ng mga Marcoses is to expose the traitors of this country. Kilala na ninyo kung sino-sino yung mga traitor. Also, the current charter is unclear whether the Senate in the House of Representatives should vote separately or jointly when deciding on proposed measures. Yan ang isa sa mga cancer na inilagay sa 1987 Constitution. Chapsoy ang ginawa nila na konstitusyon. Take it out. Take the 1987 Constitution out. Padilla asked, buong konstitusyon po? Yeah, the whole konstitusyon. Maraming inconsistencies yan, sabi po ni Enrile. Iscrap na niya yan, buong konstitusyon. Galit yung mga framers pong dilawa. Enrile's opinions did not sit well with former elections Commissioner Rene Sarmiento, one of the framers of 1987 Constitution.
It is unwise anya and very dangerous. What? Yan ang inligay ninyo na ano, na constitution. Yun ang dahilan kung bakit naging very dangerous yung kalagayan ng ating bansa. Babalikta din ninyo. If I may add, the statement is ridiculous. What? Why the 1987 Constitution is based on our historical experience as a people. What? Experience ninyo? Yung mga anti-government noon, anti-Marcos, yun experience ninyo? Not of the majority of the Filipino people. Huwag kami. Kaya nga yung mga politicians ninyo, rejected ngayong eleksyon eh. Huwag kami. The 1987 Constitution is based on our historical experience. It is the fruit of many consultations in the Philippines, citywide, provincial, and national consultations. What? Brininwas ninyo yung mga tao using the, ano, the mainstream media? Hindi na lang umimik yung mga mamamayang Filipino. Di ba? Ano pa? Pinipol power na si Apolacay. Tapos, grinab ninyo yung credit na yung people power bloodless. Kayo yung naging dahilan ng mga dilawang. Fake news. It is based on several constitutions, the best practices, sabi po ni Sarmiento. According to him, those who wrote the post-EDSA People Power Revolt Charter ensure that it centers on social justice and environmental protections which other countries are even trying to duplicate. What? Wag na. Kung ganun man lang. Social justice na anong sinasabi ninyo? The 1987 Constitution was crafted during the period of instability. Kaya nga po, it is crafted during the time of instability by your own admission. It is crafted with haste and full of emotions. Hindi na pag-isipan ng maigi. At kung napag-isipan man ng maigi, yung mga nag-isip ay hindi maganda yung pag-iisip. Bakit? O ito na nga yung nakikita ni yung imminent danger niya. Kailan pa tinanggal ninyo? Kailan pa niya a-action yung gobyerno? Kung na-take over na, talaga tinanggal po nila. Scrapping the entire 1987 Constitution must not be part of the option, si Stress. Sino kayo magdikta? Di ba? Kayo, kinuha lang yung input sa inyo para that is part of the, you know, process. Mag-isipin nyo, hindi ko yung kinonsulta. Hindi nangulugan, lahat ng sinabi ninyo, in like manner, si Enrile, lahat naman, hindi lahat ng sinabi ni Enrile, would be adapted. Pinakikinggan lang yon lahat. Di ba? At yung maganda para sa ano, para sa ikabubuti ng bansa, yun ang ilalagay sa ating saligang batas. Eh, kontrahin ninyo kung gusto ninyong kontrahin. We are not in a period of revolutionary period. There is no rebellion that threatens the republic. We have a period of stability. Possibly to amend, yes, but to totally scrap the history of today. Not in a period of calm and peace. What? Former COMELEC chairman in another 1987 constitution framer, Christian Monsod, said he was the one who pushed for the removal of the imminent danger. O, kita ninyo. But it, inadmit po ninyo. Kayo pala. Ah.
Inalis namin yung imminent danger thereof, tsaka lawless violence, kasi yung interpretation ng imminent danger in lawless violence is an issue by itself. Imminent danger thereof is a very elastic term that can be misused and abused by a president greedy for power. Sabi po niya, yun kasi lagi yung suspitsa ninyo. Kung greedy for power si, kasi dinisign ninyo yan dahil sa galit ninyo kay Marcos. Kung greedy for power si Marcos, hindi na siya nagpa-snap eleksyon. Pangalawa, kung greedy for power si Marcos, hindi sana siya umalis sa palasyo at nagparaya, rinatrap na sana kayo yung mga nagprotest sa ano. Kating-kati na si Fabian Vere. Ang greedy for power, yung mga dilawan na until today ayaw pang mag-concede na panalo si Bongbong Marcos. Walang pag-concede. Yan ang greedy for power. At ngayon, tuloy-tuloy yung kampanya nila para manira here in abroad, pati sa Amerika, sinundan si Bongbong Marcos. Sigaw-sigaw sila at kumanta pa ng sinalaola, pati yung kanta pong yung religious song na yon, Glory, Glory, Alleluia. Ano yung kanta nila doon? Marcos, Marcos, magnanakaw. Tuwang-tuwa sila. Marcos, Marcos, magnanakaw. Ayun. Yun sa Amerika po. Sigawan sila doon. Mangilang-ilan lang naman yon. Yung kanta, pati yung kanta, yung konstitusyon, sinalaula ninyo. Ngayon naman, yung kantang Glory, Glory, Alleluia, sinalaula ninyo. Ganun katindi itong mga dilawan po. Tapos, wala kayong tigil sa never again. Kayo ang never again. Never na kayo makabalik kasi gising na po yung mga mamamayang Filipino. And by next year, after yung Made in Malacanang, susunod na po yung ano, yung martyr or murderer ni Daryl. Kaya itong si ano, itong tao ninyo na kaalyado ninyong direktor ng pelikula, sino yon? Director Joel Lamangaw. Ay, ano yon? Langawan. Director. Ah, Lamangan pala. Lamangawan yan, parang tunog langaw. Yung pelikula kasi po, laging nilalangaw. Yung mga ginawa nilang pelikulang anti-Marcos o against martial law. Gagawa daw ng bago. Adi, sige, gumawa kayo. Yung director ninyo, si Director Joel Lamangaw. Langawan. Lamangan. Nagkakamali-mali ako. Nagkakabulol-bulol. Sorry. Hindi ko pa, ano, hindi ko ma-pronounce ng maayos. Anyway, yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman, Automax Gradient Serum. Sa mukha naman po pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Yung mga inquiries po ninyo, iikwa na lang po ninyo sa aming ano, messenger, i-chat ninyo para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.